May guyabano! Guyabas! May mangosteen! Guyabas! May turmeric at vitamin C! Guyabas! Nasa Mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Ang banal na oras, ayon sa encyclical letter ng kanyang kabanalan, Pope Francis na Laudato Si, lahat tayo ay maaaring makibahagi at maging instrumento ng Panginoon sa pagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan batay sa ating sariling kultura, karanasan at talento. Dahil dito, ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ay muling nag-aanyayang makiisa sa isang oras na pagpatay ng ilaw mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi at makibahagi sa dalawang oras na special program mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi sa Sabado, March 30, 2019. Ang banal na oras, Earth Hour 2019. Hashtag Connect to Earth, the Veritas 846 Special. Makinig. Hindi na masama ang patunay kung hindi nakakasira ng kalikasan. Ito ang Veritas 846 Kapanalig, ang radyo ng simbahan, tulong sa 50 taon na pagpapahayag ng mabuting balita. Makinig, Veritas 846. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ganap na pong 2 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay Biyernes, 29 ng Marso 2019 sa Radyo Veritas. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Peregrino ng kapayapaan at kapatiran, ito ang mensahe ng kanyang kabanalan Francisco sa nakatakdang pagdalaw sa Morocco sa 30 hanggang 31 ng Marso. Ayon sa Santo Papa, higit na kinakailangan sa kasalukuyan ay ang kapayapaan at pagkakapatiran sa kabila ng pagkakaiba ng kultura at paniniwala. Ang Morocco ay may 30 milyong populasyon na ang mga karamihan ay mga Muslim habang 1% lamang ang mga Katoliko. Ayon kay Pope Francis, kapwa naniniwala ang mga Muslim at Kristiyano sa mapagpatawad ng Panginoon na lumikha ng tao para mamuhay ng payapa, nagtutulungan at magkakasama. Nagpasalamat din si Pope Francis sa paanyaya ni King Mohammed VI para bisitahin ang Morocco. Matapos ang pagdalaw sa Morocco, nakatakda ding bumisita ang Santo Papa sa Romania sa huling linggo ng Mayo. Magbabalik ang mga balita maming alas 9. Ako ang inyong kapanalig, Herman Dikia. Sumain niyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846, ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Magandang gabi po sa inyo mga kapanalig. Dito po sa ating Sambuhay Interactive, ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At ako naman po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Samahan po ninyo kami ulit sa isang oras ng Masayang Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter on Air, Enkwentro ng Buhay at Pagsamba. Ayun, at ito po ay hatid siyempre ng Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan, at gayon din po sa pakikipag-ugnay sa Society of St. Paul, lalo-lalo na po ang St. Paul Bible Ministry at ang St. Paul Audiovisuals. Sa ating pong pananalangin, sa pagsisimula ng ating programa, tayo po muna ay
mag-alay ng isang panalangin. Hahanguin po natin to sa unang pagbasa ngayong araw mula sa aklat ni Propeta Oseas, Kabanata 14, Talata 2 hanggang 10. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manunumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos, papuri sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa aming paglalakbay ngayong Kwaresma, bigyan mo nawa kami ng galak sa aming puso upang patuloy naming tahakin ang daan ng krus at makamit sa huli ang buhay na kapiling ka. Sa tulong ng iyong Espiritu Santo, bigyan mo rin kami ng inspirasyon upang madisiplina ang aming katawan at isipan upang ang maging tapat kami sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Inihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po mga kapanalig, isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Biyernes na naman, happy weekend. Kagaya po ng dati, ganitong oras, ang mga kapanalig natin marahil ay nasa kanikanila ng mga tahanan. At para po sa mga nagbibiyahe pa, pauwi pa lang ng kanilang bahay. Ingat po kayo at konting lamig ng ulo. Alam ko, matrapik, gitgitan, lahat gusto na makauwi pare-pareho. No? Pero konting tiyaga po at makakarating rin tayo sa ating paroroon na. Hayaan po ninyo, samahan namin kayo sa isang oras ng masayang enkwentro ng buhay at pagsamba dito lamang po sa Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. At ngayon po, siyempre, para tayo po ay nasa panahon pa rin ng Kwaresma. In fact, tayo po ay tumatanaw sa darating na linggo. Ito ay ang ika-apat na linggo ng Kwaresma. Ang tawag po dyan ay Laetare Sunday. Kung ang kalagitnahan po ng Adviento ay Gaudete, ang kalagitnahan naman ng Kwaresma, Laetare Sunday. Ito'y galing po sa entrance antiphon ng Misa sa darating na linggo, Laetare Jerusalem. Yan ang simula ng antipona. At ito po ay isang panahon na makikita na naman natin na pwede na namang isuot ng pari ang kanyang kulay rosas. Yan, paboritong kulay. Kulay pink. No, kulay pink. Pagpapalakas ng kalooban at ito daw po ay Sunday of Encouragement sapagkat mababasa po natin sa linggo yung kagandahang loob, yung nag-uumapaw,
na kagandahang loob ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa atin pong Kwaresma, ating Lenten observances with the rejoicing, syempre, in our hearts. Tinatawag din yata, Father Domi, ang itong linggong na ito na Refreshment Sunday. Oo nga eh. Rose Sunday. Rose Sunday. Yun, obvious yun, ano? Mm-hmm. Pero yung Refreshment, di ko alam, magpapamiriando ba? Sunday. Oh. Sunday of Five Loaves at Mothering Sunday. Ay, Mothering Sunday. Oo. Oo. Bakit kaya, Father Domi, kailangan magsaya na? Kasi, mahaba na yung nilakbayan. No? And then, looking forward ito. Looking kasi forward. Hindi naman natin pwedeng paghiwalayin, Father Paul, yung krus at yung galak ng muling pagkabuhay. Dapat sa isang Kristiyano malinaw yun, no? Na hindi tayo basta-basta nagpapakahirap dahil sa kawalan. No? Maraming salamat, Father Domi, sa yung binahagi tungkol sa Letare Sunday. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating mga kasamang mga kasambuhay at kapanalig sa ating remote telecast mula po sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament. Sa kanila, ang kanila pong parish priest ay si Father Radzen Paragas. At syempre po kasama natin gaya ng dati, Father Pau Asprer at Father Albert Garong. Isang masayang gabi, mga kasambuhay, mga kapanalig. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako po si Father Albert Garang mula din po sa Society of St. Paul. Nandito kami ngayon sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament dito sa Santa Cruz, Maynila para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter! I know, excited na ang ating mga kalohok, pero bago ang lahat, konting trivia muna tungkol sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament dito sa Santa Cruz, Maynila. Kilala ho ang simbahan ng Santa Cruz bilang Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament at tinatawag din itong Santa Cruz dahil matatagpuan ito sa Santa Cruz, distrito sa Kalakhang, Maynila. Itinayo ito ng mga Jesuita taong 1608 at itinatag ang simbahan sa layuning ilapit kay Kristo ang mga Chinese Christian converts na naninirahan sa Maynila. Tulad ito ng hangari ng Binondo Church na itinayo naman ng mga paring Dominicano. At kung napansin ninyo, ang loob at labas ng simbahan merong kulay kahel o orange at meron itong disenyong barok. Ito ang tawag sa estilo ng sining mula pa sa Italia na mula sa salitang baroko o nangangahulugang kakaiba. Nakilala rin ang parokya sa kanilang debosyon sa kanilang patrona na si Nuestra Señora del Pilar, isang debosyong dala ng mga Espanyol noong pangtaong 1768. Napakatagal na. At alam nyo ba na 2 lindol ang pinagdaanan ng simbahang ito pero hindi ito nasira. Pero noong World War II, tuluyan itong nagiba. At ang kasalukuyang simbahan na meron tayo ay natapos noong 1957 at kinikilala ng UNESCO bilang isa sa mga Baroque churches in the Philippines. Okay, it's truly a historical landmark, historical church. At naging cura paroko ng Santa Cruz Church si San Ezequiel Moreno, isang Spanish priest from the OAR noong panahon ng mga Agustinian Recollects pa ang namamahala sa parokya taong 1870 to 1898. Noong August 15, 1957, nasimula ang pamahalaan nito ng mga Blessed Sacrament Fathers o mga Sacramentinos. Si Father Honorio Vasquez, SSS, ang unang Pilipinong Sacramentino na naging cura paroko taong 1989. Noong June 3, 2018, itinanghal ang parokya ng Santa Cruz bilang Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament sa pangunguna ni Most Reverend Luis Antonio Cardinal Tagle at kinilala naman bilang rector at cura paroko si Father Rudsen Paras, SSS, hanggang sa kasalukuyan. Sa darating na June 20, 2019, ipagdiriwang naman ng parokya ang kanilang Jubilee Year of 400 years bilang parokya. Kaya pala merong doon sa harapan ng simbahan, hashtag I love
400 years. Talaga naman. Napakalawak talaga ng kasaysayan ng Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament ng Santa Cruz, Maynila. Ngayon naman ating tawagin ang kanilang head of the liturgical team and coordinator of the Bible Ministry, si Mr. Dante Chua. Sir Dante, welcome po. Magandang gabi, Father Albert, Father Pau. Welcome po sa aming parokya ng Santa Cruz. Sa ngalan po ng aming cura paroko, si Father Rudsen Paragas, si San Sacramentino. Kami po ay nagpapasalamat at kayo ay nakarating dito sa aming parokya upang isulong ang Biblical Apostolate, ang pagkakalaman tungkol sa banal na salita ng Diyos. Okay, maraming salamat Sir Dante sa inyong mainit na pagtanggap. So, kumusta po yung inyong parokya? Kumusta yung nakaraang kapistahan dito sa inyong parokya? Abay, masaya ang marami kaming pista dito sa Santa Cruz, no? Ang pinakakapistahan ay yung sa Nuestra Señora del Pilar, October. At sineselebrate din namin ang kapistahan, of course, ng Eucharistia sa Huwebes Santo, no? Dahil ang sentro ng bilang Shrine of the Blessed Sacrament, ito yung ating ipinopromote, no? Ang pananalangin sa banal na sakramento. Okay, I think pumunta naman tayo, partner, dun sa biblical initiatives at programs ng parokya. Okay. Ang bilang isang sa buong simbahan natin, ang Eucharistia ang sentro. At dalawang bahagi nito ay yung Table of the Word and the Table of the Eucharist. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga Katolikong Kristiyano. At dahil dito, dahil ito yung aming advocacy, no, yung masaya at makahulugang pagdiriwang ng salita ng Diyos, ay kailangang laging may nakasentro ang ating mga pagdiriwang sa salita at sa Eucharistia. Kaya dito ay meron tayong biblical reflection na ginaganap minsan sa isang linggo dito sa parokya ng maliit na grupo, pero sinisigurado natin na lahat ng mga nangyayari dito na mga gawain ay mayroong merong biblical connection. So very active talaga ang parish na ito pagdating sa pagpapalaganap ng mabuting balita at the same time devotion to the Eucharist. Okay, maraming salamat po Sir Dante Chuy. Palakpakan natin po si Sir Dante. Sana magtuloy-tuloy yung mga mabuting gawain dito sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament. Okay, that's right, partner. Alam natin na hindi pa huli ang parokyang ito sa pagbabasa ng Biblia. At mukhang excited na ang mga, at ready na ang ating mga kalahok para sa ating Bible encounter. Okay. Kaya mamaya, huwag kayong aalis dahil matutunghayan ninyo ang tagisan ng kaalaman tungkol sa Biblia ng mga parokyano ng Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Santa Cruz, Maynila, dito lang po sa Parish Bible Encounter. Back to you, Father Domi and Father Paul. Maraming salamat, Father Paul, Father Albert, at mga kasama natin dyan sa remote. Tayo po ay magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Ang Daan ng Krus. Kapanalig, sama-sama natin pagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayong Kwaresma. Ang Daan ng Krus. Ikalabing isang istasyon. Si Maria sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang huling handog ni Jesus na naghihingalo. Ibinigay niya sa atin si Maria bilang ating ina. May natatanging pagkalinga sa bawat tao si Mariang ating ina. Pinili ni Jesus si Maria na maging ina niya. At niloob niyang ibigay sa atin ang sarili niyang ina,
ang pinagpalang nilikha, walang bahid, dungis at birhen. Si Maria, ang ating ina, tinutulungan niya tayo sa buhay na ito. Tinutulungan niya tayo lalo na sa oras ng kamatayan. At hinihintay niya tayo sa paraiso. Ang daan ng krus. Karanat ng kilikin at ating laruin. Lotto Queen sa kino. Pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagas. Cash ng swerte. At bagong small town lottery. Kaking hawahan kinabukasan. Lahat ng limitin makakamtan sa PCSO. Numero unong kape, numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod, pag ako'y naka-mixed in coffee, talagang gabi ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee. Lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa New Era Drugstore, K2 Drugstore, Emma Flor Pharmacy and Grocery, Roxer Far Trading, New World Chinese Drugstore, at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Welcome back mga kapanalig at mga kasambuhay. Ito pa rin po ang Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. Ito po si Father Paul Marquez, kasama ko po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. At ngayon pong gabi, pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang nakaugalian na nating tuwing panahon ng Kwaresma. Ito pong pag-pilgrimage. Father Domi? Yan, oo. Maraming mga parokya ngayon na may mga local pilgrimage na sinasamahan po ng bisita iglesia, at pagkatapos niyan ay Via Crucis na rin, no? Alam ko bukas ng umaga yung parokya namin sa Paco ay magkakaroon po ng pilgrimage. Okay? At ano ba ang simula na itong pilgrimage, Father Paul? Ang salitang pilgrimage, Father, ayon sa ating mga researchers, ay galing sa salitang Latin na peregrinum. Na ang ibig sabihin ay paglalakad ng malayong distansya, kumbaga ay wandering. Hindi naman aimless wandering, kung hindi ang konsepto nito para sa mga Katoliko ay may purpose, and that is to honor God. Yeah. Okay, so ito pala mga pilgrimage pong ito ay maraming experiences sa mga Pilipino nito, no, lalo-lalo na sa major pilgrimages sa doon sa Holy Lands, no. Kagagaling ko lang doon, Father Paul, eh, no? Welcome back, oh, Father Domi. Kaya tayo nawala at alam mo, akala ko nasa Pilipinas ako. Bakit? Kasi tatlo, apat na grupo yung palagi ko nakakabangga doon, puro Pilipino. Andami. Sabi ko, may pera ang Pilipino. Lumipat ng Pilipinas doon. Oo. Yun, ano? At itong pilgrimage po, nagsimula po pala ito sa Old Testament pa. No? Bago ito naging kaugalian ng mga Kristiyano sa Old Testament, ang mga Hudyo po ay kailangang pumunta sa templo. Ang Panginoong Jesus, no? Sa templo ng Jerusalem, at least 3 times in a year. Yan po yung Feast of Passover, Pesa. Yung Shavuot, ayan yung original Pentecost. Shavuot? Shavuot, at yung Sukkot. Sukkot. No? Yan naman yung Feast of the Tabernacle, na kung saan ay... Sukkot, natatakot? Sukkot ako. Oh, siguro.
Yung shabot, bawal na gamot yun, di ba? Ha? Shabot? Naku, delikado yan. Delikado. Oo, delikado. Ayun, yung pesha. Oh. Isda yun. Pesha. Isda. So, tatlong Jewish feast ito. No? Passover, Pentecost, at Tabernacle. Yun. Shukot. Shukot ako. Tatlong beses. Yan. So, ang Panginoong Jesus pumupunta sa templo ng Jerusalem. At alam nyo po, isa lang ang templo. Kasi iisa lang ang Diyos. Maraming mga sinagoga. Parang chapels. Oo. Pero iisa lang ang templo. Katedral. Yun. Na kailangan nilang puntahan sa pilgrimage up to Jerusalem 3 times so, in a year. Panata nila ito. So, 3 times a year. Kaya yung meron sila yung tinatawag na mga Psalms of Ascent. Wow. Yan, di ba? Yung mga awit. Para pag-akyat. Habang umakyat sila. Pero mo, maakyat na nga, umaawit pa. Para siguro hindi sila antukin. Ano. Yun. Yun ang pala pa, Father Paul, ang simula netong mga pilgrimage. At syempre, nung panahon na ng mga Kristiyano, gusto nilang pasyalan naman yung mga lugar kung saan naglakad, nabuhay, nangaral, naghimala, si ang Jesus. Ating Panginoong Jesus. No? Parang tinuntun nila. O, yun, no? Lalo-lalo na si Reyna Elena. Yung nanay ni Emperor Constantine. Yun, ha? Yun, oo. Yun ang talagang unang archaeologist ng Holy Lands. Tapos niligyan nila ng simbahan, di ba? Important places. Kung saan dumaan si Jesus, mm-hmm. kagaya na kung saan siya pinatay. Di ba? Oo. Yun, niligyan ng mga graffiti. No? Mm-hmm. Para sa ganun ay matandaan for all ages, no? At syempre pagkatapos po noon, nadamay din sa pilgrimage yung mga dinaanan naman ng mga apostol. Yan. Mm-hmm. Yan pala yung celebration ng Camino de Santiago. Saang bansa yan, Father Dominic? Ah, ano yan? Kung may pera ka, magsisimula ka sa Pransya. Wow. Oo. Pero kung medyo tipid ka, doon ka na sa Spain magsisiro. Diretso ka na doon. O merong long route, merong short route. Oo, ayan, nasa bucket list ko yan. Merong budget, syempre. Pilgrimage, meron namang hindi budget. May premium. Premium. Pero may reward, di ba, pagkatapos? Ah, oo. Bibigyan ka ng shell. Ayun. Shell. Yung scallops. Dalawang. Scallops, no? Parang, tapos may tungkod ka. Oo. At marami, Father Domi, alam ko, in times past, na nagigipang saint sa kanilang pagpipilgrimage. Ah, yun, no? Hindi lang sa mga naglalakad, nagbibiyahe, kung hindi pati sa mga tumatanggap sa kanila. Ah. Kung saan sila napapadaan, kasi nanghihingi rin sila ng pagkain. Sa atin, parang hindi mo maisip yun, no? Pero sa Europe kasi, mahabang lakbayin, umisan may kagubatan pa, tapos biglang malamig. Giniginaw sila, so papatuloyin mo yan sa bahay, papahigupin mo ng mainit na saba, papatuloyin mo. At marami sa gumagawa ng ganun tulong, mga nagiging saints. Ayun. So, yung palang mga unang pilgrimage, Father Paul, merong sangkap ng penitensya yes. at kawang gawa. Totoo. Di ba? E ngayon kasi maraming pilgrimage, picnic. Saka tourist bus kayo, di ba? Tourist bus kayo. Oh, di ba? At yung bus nyo, may comfort room pa sa loob. Ayun. Oh. Matching, amoy-amoy ng CR. Sa simula, okay pa yan, di ba? Pero bandang huli, kailangan mo na magdala ng fabric detergent ever. No? Kailangan mo ng... So, ibang-iba pala yung pilgrimage ng araw, no? Kaya ito'y naging bahagi po ng Lenten observances dahil doon sa aspect po ng penitensya, paglalakad, no? Siyempre, mahirap yun, no? Maglalakad ka, wala kang mga daladala kung hindi ikaw ay mamamalimos sa daan, ano? Ang iyong ibabalik lamang ay panalangin. Bilang isang Katoliko, Father Doms, ano sa tingin mo ang magandang ruta ng isang pilgrimage? At least once in your life. Ah! Para sa akin, ang number one po na pilgrimage dapat Holy Land. Lugar ni Jesus. Lugar ng Panginoong Jesus. Palagi ko sinasabi yan sa mga Katolikong pumupunta doon. Ako sa Pilipinas, gustong-gusto ng mga Kristiyano, mga Katoliko na sila'y mapunta sa mga relics, ganyan. No? Daming relics ngayon, naglipanan eh. No? Pero para sa akin, the biggest and the most important relic is the relic of Jesus.
Thank you, Father Dobbs. Mga kapanalig, babalik po tayo pagkatapos ng isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Ito ang Veritas 846 Kapanalig, ang radyo ng simbahan. Tungo sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa hudyat, ganap na pong 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi dito po sa Radyo Veritas. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Hello mga kasambuhay, mga kapanalig. Kasama na natin ngayon ang mga kalahok sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter dito sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament. Dito sa Santa Cruz, Maynila. Handang-handa na sila sa tagisa ng talino tungkol sa Biblia at liturhiya ng simbahan. Pero bago yan, let us first review the rules and mechanics ng ating contest, Father Pau. Bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang 4 na grupo na napili ng parokya ang opisyal na contestant ng palisahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Pilipino, ngunit maaaring sumagot sa English or Filipino. Ang mga maaaring gamiting reviewers ay ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay, na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. O, contestants, makinig, paunahan sa pagpindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong hanggang masagot ng tama ang katanungan. 1 point bawat tanong at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang mananalo. At don't forget to wait for our go signal bago sumagot. Ang dalawang host at ang isang guest pauline na si Father Resty de la Peña SSP ay bumubuo ng lupon ng hurado at sila lang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. Ang mga winners ng parokya ay makatanggap ng mga premium mula sa St. Paul's at iba pang mga sponsors. At ang ibang qualified naman, kahit di nanalo, ay merong consolation prizes. Okay. Mukhang excited na sila, partner. Ngayon, kilalalin na natin ang mga kalahok, ang mga grupo na sasali sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter. Unahin natin ang group ni Peter. Okay. Si... na binubuo ni Jonathan at ni Ray. Okay. At ang team ating yes. Amard naman ay si Rico, Romel at si Anna May. At syempre hindi patatalong Ezekiel Group, si Jonathan at si Gina. Jihan. Jihan okay. At si Carla. Jihan. At saka si Carla. Yes. Alright. At hindi pa huhuli ang Team John na sina Dennis, Edre at si Dexter. Okay, wag na nating patagalin pero tanungin muna natin, are you ready? Yes! All right. Good. Parang hindi ako naniwala. Are you ready? Yes! Ayan, right. With a resounding yes. Yun ang hinahanap okay, natin. Okay, kamay sa dibdib. True or false? Sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 15, ang panganay na anak ang humingi ng kanyang karapatang pamana. Is it true or false? Go! So, nauna daw po ang green team, ang Ezekiel. Jonathan, ano ang inyong sagot? True or false? False. Parang hindi ko sigurado. True or false? False. Okay! Very confident. Okay. At ang false ay tama. Mali ba? Tama o mali? Tama. 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 Hindi ang panganay ang humingi. Okay. Okay, next contestant, kamay sa dibdib. Multiple choice. Ayan, favorite natin to. Multiple choice. Kasama ang mga makasalanan, anong grupo ng tao ang lumapit kay Jesus upang makinig sa talinghaga ng alibughang anak?
Letter A, grupo ng mga Pariseo. Letter B, grupo ng mga Eskriba. Letter C, grupo ng mga Levita. O letter D, grupo ng mga kolektor ng buwis. Go! Alright. Dahan-dahan lang. Sino ang nauna? Nauna daw po ang yellow, Father Paul. Ang grupo ng ni Peter. Peter. Ano ang sagot? Letter D. Tama nga ba, Father Albert? Letter? D. Tama. Tama. Okay. Alright, 1 point para sa Peter. Ikatlong tanong, kamay sa dibdib. Third question. Nang makita sa malayo na parating ang kanyang bunsong anak, naawa ito, nag-antay, niyakap at hinalikan ang bunsong anak. Tama nga ba? O mali? True or false? Go! Sino ang nauna? Ang nauna ay Blue. O ang Amar team. Amar, Anime, ano ang inyong sagot? True or false? True po. Is true. It true? Tama nga ba? Tama ba ang true? Ito ay mali! Go! Sino ang nauna? Yellow. Diane. Sigurado ba ang iyong sagot? Ano nga ba ang sagot mo? Ha? False. Parang hindi ka pa rin sure. Ano ba talaga? Hindi ako kumpinsido. False. Ayan, false. At ang false sagot ay... false ay tama! Alright. Ika-apat na tanong, fourth question, multiple choice, listen to the question, contestants. Ayon sa libro ni Isaías, chapter 65, ano ang syudad na nilikha ng Diyos upang maging kagalakan at ang bayan, kaluguran? Letter A, Jerusalem o Jerusalem. Letter B, Bethlehem. Letter C, Juda. Letter D, Nazareth. Go! Sinong nauna? Partner? Nauna daw po ang green o ang Ezekiel. Is it what? A, B, C, or D? A, Jerusalem. Alright. Ang kanyang sagot na Jerusalem? A ay... Tama! Tama! So meron tayong 2 points, a yellow... 2 points for Peter and 2 points for Ezekiel. Amar and John, pwedeng humabol. Ang unang makakakuha ng 3 points, siya ang tatanghaling panalo. Okay, sa gabing ito. Ikalimang tanong, true or false? Nang kinausap ng lalaking opisyal ng hari si Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na dahil patay na ang anak mo, ngunit bubuhayin ko siya. Is it true or false? Go! Sinong nauna? Red. Meron na nga bang mananalo? O, ang iyong sagot, true or false lang naman? True. Ang kanyang sagot na true ay mali. Oops. Teka lang, wala pang go. Itay natin ang go signal. 1, 2, 3, go! Okay. Is it true or false? Is it true or false? False. Sigurado ka ba sa iyong sagot? False. Ayan. At ang false ay... Tama! Meron na nga ba tayong nanalo? At meron na tayong panalo sa gabing ito. Ang Team Ezekiel. Sina Gian, Carla at Jonathan. Punta ho kayo dito sa harapan. Maraming Puntakin salamat dito sa mga harapan. Contestants. Thank you very much. Interviewin natin ang Ezekiel Group. Okay, ano ang ginawa ninyong paghahanda para sa ating takisan ng talino? Bukod sa pag-aaral, syempre, dapat kayo rin ay ano? Anong dapat ginagawa ninyo? So, parte na rin po siguro yung pagiging aktibong miyembro ng simbahan. In a way, habang andito tayo ng matagal, natututo rin po tayo ng mga mumunting bagay tungkol sa pinaniniwalaan natin. So, yun po, isang napakalaking... contribution sa mga nasagot ko po kanina and ng grupo namin. Ah, okay. So may mga formation programs kayo sa bawat yes. Okay. Okay, so ano yung mga natanggap ninyo? Okay, meron kayo nakuha mga prizes mula sa St. Paul's at ang ating mga sponsors. Kasama ng Radyo Veritas. Ito ay ang ating Key Plus Word. Labas nyo. Sige, pakita natin. Ating Key Plus Word Daily Devotional for Youth. Gawa yan ng mga
aming contestants sa ating sister project, ang St. Paul National Bible Quiz. Okay. Meron din pong poster. Ayan. Poster na ginawa ng isa sa mga paring Paulino na si Father Armand Tangi. Okay. Ayan. Okay. Ito po, ang mga proyektong yan ay available sa St. Paul's Bookstore. Okay. So, okay. Ano pa ang ating partner? Yes. Interviewin natin si Jihan. Okay. Oo nga, si Jihan. Okay. Siya ang sumagot ng winning questions. Yes, winning question. Okay. Anong bukod sa pag-aaral, ano pa yung ginawa ninyo? You know, sa pag-prepare para sa contest. Yung, syempre po para maging confident po sa sarili. Tiwala po sa sarili. Okay. So, tiwala sa naman, sarili. No? Yes, yes. Si Carla naman kaya. Confidence. Confidence, sabi, formation program, confidence. Ikaw, Carla. Yung pagiging alert po at saka yung alam mo yung kung ano yung tanong sa'yo at saka yung sasagot mo. Alright. Okay, dapat so alert. Alert, yes. Alive, alert, awake, enthusiastic. Okay, so syempre, huwag kakalimutan nyo, I believe na kayo ay talaga namang nagdasal rin habang kayo ay nagre-review. Oo, so syempre, kailangan yun. Diba? Then, nakita ko sila kanina, parang nagdadasal sila eh. Oh, may prayer meeting. Parang kabadong-kabado kasi sila. Okay. So, muli, congratulations Ezekiel Group. Okay. Congratulations kay Jonathan, Ezekiel, ay, Jonathan, Jihan, and Carla ng Ezekiel team. Okay. At yun po, magbabalik po ang Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos ng ilang paalaala. Sambuhay Interactive. Makinig. Kung hemigat ang pasanin sa paligid o damdamin, idaan sa kaan, idalay herbal tea na yan, idalay herbal tea na yan. Narito na! Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapanalig, si Pasig Bishop Milo Hubert Vergara para sa Fast to Feed program ng Hapag-asa. Marami na po kaming naging mga recipients na mga malnourished children, no? At alam natin na ito po ay nakatulong po lalo na sa rural areas. Ito po ay isang ongoing program. Ang challenge of stewardship ay hindi makitang adlang ang pagbibigay ng alaga, hindi makitang ito ay tugon sa malaking biyaya ng Diyos. Kapag tinuguna ng pangangailangan ng mga bata sa kanyang physical na pangangailangan, susunod ang isip, ang pakiramdam, ang puso, ang pagyawa. Suportahan ang Fast to Feed program, isang paalala mula sa Pag-asa Feeding Program ng Assisi Development Foundation at Veritas 846. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Welcome back mga kasambuhay, kapanalig sa ating pong Sambuhay Interactive Bible Encounter dito po sa Radyo Veritas. At congratulations sa ating mga nanalong contestants, Esteem Ezekiel, sina Jihad, Carlo, at Jonathan. At pasalamatan din natin yung kanilang advisor na si David Daniel Cruz at kanilang parish priest na si Father Radsen. No? Mula sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Santa Cruz, Manila. Ayun, oo. Kung meron pong contest dyan sa Santa Cruz, Manila, ay meron din po tayong bonus na contest dito sa atin pong studio sa Radyo Veritas. Ano? Mamaya po ibibigay ni Father Paul ano ba yung bonus question na pwedeng sagutin ng ating mga kasambuhay at kapanalig sa Radyo Veritas. Pero bago po riyan, nung nakaraang linggo, ang ating pong naging tanong galing po sa isa sa mga Gospel of the Week, Marcos, Gospel of St. Mark, Chapter 12, ano ang una sa lahat na mga utos? Ayan, di ba? Yan po yung tanong last time. At ang tamang sagot po yung pong siyempreng ibinigay na kasagutan dun sa ng guro, no? Yung guro ng batas. Guro ng batas. Sino ang nagtanong kay Jesus? Ayun, oo.
At Father Paul, meron yata tayong nanalo dyan sa bonus na yan. Winners. Congratulations po kay Attorney Joey B. Fajardo ng Valenzuela City at kay Hilda Iso ng Pateros. Congratulations po. Ayun, no? Paano nila makukuha yung kanilang premyo, Father Paul? Tayin po ninyo ang aming communication. Ayun. At gagawa po kami ng paraan para maabot kayo. Ayun, no? Maganda yan, no? Oo. Ngayon, ang atin pong bonus question. Bonus question natin ay manggagaling sa ating question. Meka. Sa Ebanghelyo ni Juan chapter 7, anong piyesta sa Jerusalem ang palihim at hindi lantad na ipinagdiriwang ni Jesus? Ngunit napansin pa rin siya sa templo ng mga nangangaral. Ayun. Ah. Oh, dapat yung babasahin nila yung gospel. Gospel. Ano? Oo. Oh. Lalo na yung gospel ngayong Biyernes. Mm-hmm. Ay, sa susunod na Biyernes. Doon makikita yun. Saka kung nakinig kayo kanina sa mga, yung tatlong piyesta, di ba? Ah. Yun. Doon manggagaling. Ako, may clue ka na, ha? Yeah, yes. Yes. So, ano pa ho ang inyong hinihintay? Mag-text po kayo sa Veritas 846 na text line po natin, ano? Yan po ay 0918-837-4827 o 0916 o 0918-VERITAS. Yan. Pag binabasa namin yung mga telephone numbers, talaga nakataas kami. Kasi nakasulat siya sa Kisame. Kasama siya ng mga butiki. Ayan, ayan, ayan. So mag-text na po kayo at sumali po kayo sa ating patimpalak at para kayo ay manalo sa susunod na linggo. Mm-hmm. Salamat po muli sa ating mga contestants dyan sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Santa Cruz, Manila. Tayo po ibabalik sa kanila. Sa remote, sa ating mga kasama, Father Pao Asprer at Father Albert Garo. Okay, nagbabalik tayo dito sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament dito sa Santa Cruz, Manila. Father Paul and Father Domi, may gusto magtanong dito sa inyo. May gusto magtanong kay Father Domi. Ano yan? Ano yan? Opo, atin po tawagin ang ating tagapagtanong na si Miss Mirna Guzman. Hello! Guzman, ano po akong katikista po? Oo. So, ang tanong ko po, ano po ang kahalagahan ng tradisyon ng pagpapasyon tuwing panahon po ng Kwaresma? Ah, okay. So, Sister Mirna, oh, ka Guzman. Oh, Guzman, ka-apelido ko pala. Yes. Ano? Anyway, ganito po yan. Alam nyo, sa mga unang siglo ng evangelization sa Pilipinas, yung mga tao, mga simple, no? So, kailangan gamitin din ng simpleng pamamaraan upang i-communicate ang truths, ang katotohanan ng pananampalataya. At isa po sa mga naging pamamaraan upang iukit sa alaala ng marami sa ating mga Pilipino ng unang panahon, yung kwento ng pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoon, ginawa ito sa isang metric way, no? Patula na mayroong tono. Kasi alam nyo, madaling tandaan yung pag ganun, patula na may tono. Parang yung isang beses po na encounter ko, sabi ko, pakidasal naman yung Our Father sa Tagalog. Sabi sa akin, Father Paul, nung kausap ko, Father, hindi ko kabisado, kakantahin ko. Oh, di ba? So, yung kanta at saka yung patula na salaysay nung pasyon, yun ay nakakatulong. Upang sa ganon, ma-remember ng mga unang Pilipino ang tungkol sa pagpapakasakit ng Panginoong Jesus. Wala ho yung pinagkaiba sa rosaryo. Ang rosaryo yan po ay Bible of the Poor People. Kasi ito ay memory device, no? Yun. So, Aling Mirna, okay ba yun? Sister Mirna, okay ba yung salamat ating sagot? Okay, maraming salamat po. Mirna Guzman. At nais po na yung paan nyo yan. Siyempre, mga organizations ng aming susunod ang parish, ang St. Santa Maria Goretti Parish. Diyan po, kami pupunta sa susunod na linggo sa
aming Bible. Okay, maraming salamat nagpartit ngayong gabi. Okay, para sa ating Sambuhay Bible Encounter dito sa Archdiocese Shrine of the Blessed Sacrament dito sa Santa Cruz, Maynila. Ako po si Father Paulo Asprey ng Society of St. Paul. At naman po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Magkita-kita po tayo ulit dito lang po sa Masayang Sambuhay Parish Bible Encounter. Doing all for the gospel, sumayin nyo ang katotohanan. Susunod po nating pupuntahan parokya next week ay ang Santa Maria Goretti Parish ng UN Avenue, Manila. Ayun, oo. Si Father Dave Concepcion ang kanilang parish priest diyan. Father Doms. At sana ang ating mga kasama sa remote ngayon ay pakainin doon sa Archdiocese Shrine ng Blessed Sacrament kahit wala yung parish priest. Oy, malapit dyan ng Binondo. Masarap ang pagkain ko. Ay, makinig kayo ha, yung mga taga-Rian. Maawa naman kayo sa mga kasama namin. Nagbuhat siya ng karton-karton na pinipindot. Sa fourth floor. Fourth floor. Oh, wow. Tapos, ng Paris Center. Yung pag ganyan-ganon ng lobo, mahirap yun ha. Pakainin niyo yan ha. Wag noodles lang ha. Binibigyan mo na ng idea si Father Dave sa susunod na linggo. Siya naman. Oo, ano naman kaya meron doon sa UN Avenue? Penitensya na nila yun para sa Kwaresma. Father Domi, tuloy natin yung ating talakayan tungkol sa pilgrimage. May oras pa tayo. Oo nga. Yung experience mo naman tungkol sa pilgrimage. At sino ba yung pinakabata mong kasama sa pilgrimage? Pinaka may edad? Ayun. Alam mo, Father Paul, nakakapagtaka. Pero... sabi nila, baka yung mga bata daw ay ma-board sa pilgrimage. Pero hindi. Alam mo, yung tatlong grupo na sunod-sunod na akin pong ginabayan sa Holy Land, ay mga bata. May mga bata doon sa grupo and enjoy sila. Palagay ko, nandun po yung interactive din kasi yung pilgrimage. Nakikita nila yung binabasa nila at yung napapakinggan nilang kwento ni Jesus, nagiging buhay. Oh, kaya idea talaga sila. Kaya sabi ko nga sa kanila, sa susunod na babasahin nyo yung gospel, nai-imagine nyo na kung paano naglalakad si Jesus dyan sa bundok na yan ng Beatitudes. No? O paano siya dumadaan kasama yung krus dyan sa makipot na daan na yan na maraming taong may pasan din pero ang pasan ay mga... iba't ibang mga commercial. Meron din Father Domi, kasi binanggit mo kanina yung pilgrimage sa mga lugar ni Jesus. No? Meron ding mga pilgrimage sa lugar naman ni Mama Mary. Ah, yun. Oo. Diba? Oo. Italy, Spain, Portugal, yan, France. Oo. Yan po ay mga 20 days yan. Kasi magsisimula ka sa Italy, syempre, nandun ka na eh, no? Yung iba gusto humagip pa doon sa Padre Pio sa bandang ibaba ng Italy, sa San Giovanni Rotondo, bago tumawid yan ng La Salette, Paris, yan, no? At gayon din, papunta niyo ng Lourdes at Portugal. Ayan, So, ang nire-recommend mo, after yung kay Jesus, yung kay Mama Mary naman? Yun, oo. Parang kompleto na. Oo. Pero so, dito, more or less, bigyan mo nga sila kami ng idea, magkano ba kaya yung kailangan gastusin kung pilgrimage pa abroad. Iba't iba ho ang quotation, no? Pero ang safe bracket po niyan, umaabot yan ng mga $3,000. Pero sa $3,000, ang wala na lang po doon ay ang inyong pang-shopping at pang-luho. Mm-hmm. Yung $3,000 po, ano na yung kasama na yung full board. Pagkain sasakyan, hotel, lahat na. Airport transfer, no? Ngayon naman, Val Dobbs, kung ako ay isang Pilipino na hindi ko naman afford mga ibang bayan para mag-pilgrimage, dito sa atin, di ba, sabi mo nga kanina, may mga pilgrimage sites din here. No? Oo. Pinupuntahan ng mga parokya. Siguro itong Holy Week, itong Lenten season, Father Paul, isa sa mga pwede natin i-encourage sa puntahan nila ay yung Holy Land dyan sa Olongapo ni Maribi Garcia. No? Tsaka, alam nyo po, gumawa ang Sambuhay TV Mass ng
Bisita Iglesia at Via Crucis na dyan po ginawa sa Naga at sa Bicol. Wow. Yung sa Carmelite sa Bicol, meron din silang napaagandang place doon na dinadayo talaga ng mga kabataan. Ano? Sabi nga ng mga madre ay talagang punong-puno sila pag Holy Thursday. Abangan po niya mga kasambuhay kasi yan po ay upload sa Facebook at sa YouTube. Oo. Para yung ating mga kapatid na OFWs makaparticipate kahit na sila'y nasa malayo. Yun, para na rin kayo nasa Pilipinas. Alayin nyo, kahit nasa abroad kayo, para na rin kayo nasa Naga. Saka Father, siguro yung kay Padre Pio din, ano, sa Batangas. Batangas. Saka ano pa yung mataas na kamay na krus ba yun? Ah, kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus. Yun dyan mga kay Padre Joey Palier yun. Sa ano? Quezon naman sa Quezon, yun. Ano? Sa Quezon. So marami pwedeng mapuntahan, ano? Oo, marami. Bukod doon sa Bisita Iglesia na ilang simbahan ba yung karaniwan? Ay, dapat ang Bisita Iglesia po, yan ay pitong simbahan. Mm-hmm. Kasi alam mo yan, Father Paul, hinango yan doon sa naging tradisyon ng mga unang mga pilgrims doon sa Roma. Tuwing Holy Week, iniikot nila yung pitong na simbahan. Pilgrimage churches sa Roma. Hindi po 14, ilalawit ng dila nyo na, di ba? Hindi kayo matatapos ng madaling araw ng Biyernes Santo niyan kung 14 yan, no? O 7 lang, Father Paul, 7 lang. Pero palagay natin, ang mahalaga po dito, yung motivation. Mm. Diba? In disposition. Oo. Right disposition. Oo. Yung nga sabi natin kanina, what made yung mga unang pilgrimages very meaningful? May kasamang penitensya, sakripisyo, may kasamang panalangin, at may kasamang kawanggawa. Ayun, oo. So, dapat yun po yung mahalaga doon. Ano yung motivation, ano yung inner, yung kalooban mo? Hindi lang yung pasyal, ano? Ayun, hindi lang tourism, kung hindi selfie. Dasal talaga. Oo. Sabi nga nila, lakbay dasal. Yun ang translation ng pilgrimage. Lakbay dasal. Oo, lakbay na dasal pa. Lakbay dasal. Oo. Pinag-isa lang. Parang sambuhay, isamba, at buhay. Okay ka. Diba? Mga kapanalig, mga kasambuhay, papaalala lang po namin sa inyo na bukas po, ganap na ika-8 kalahati ng gabi hanggang ika-9 ng gabi, ay gaganapin po ang tinatawag nating Earth Hour. Kaya tayo po ay gagawa ng ating bahagi, papatay ng sindi ng ilaw sa loob ng isang oras. Kahit na isang oras lang ito, napakalaking impact ito, no, Father Domi? Oo, kasi para yung sa ating kalikasan. Tinatawag natin na carbon emission. Yeah. Yun ang nais nating bawasin, ano? Para sa kapakanan ng mundo. Naalala ko si St. Francis. Uh-huh. Ang tawag ni St. Francis diyan sa kalikasan ay brother, sister. Brother, son, sister, moon, di ba? Oo, ang kalikasan na hindi lang po regalo ng Diyos sa atin, ito'y kapatid natin sapagkat ito'y binuun din ng Diyos para at sa atin. Hindi lang tayo papatay ng ilaw, sasara ng mga gadget, kung hindi, sabi sa atin eh, tumingala naman daw tayo sa ulap, kalawakan, at panoorin yung mga between. Ayun. Sa gabi. Oo. So parang connection natin sa nature. Oo. Oh, Father Doms, anong mga advice natin para sa mga homebound, mga nasa bahay lang na gusto mag-pilgrimage? Meron tayong mga virtual na mga pilgrimages, ano? Kagaya nga nung sa atin sa Sambuhay, no? Kagaya nung sa Sambuhay, no? Sabayan nila, wag lang sila manood. Kung hindi sabayan nila sa pananalangin, kasi may mga panalangin din naman tayong gagawin doon sa ating pong bisita iglesia. At yung ating Via Crucis na ginawa natin sa iba't ibang lugar, no? Mm-hmm. Abangan po ninyo mga kapanalig, mga kasambuhay, pagdating po ng Holy Week, ano po? Oo. At papasalamat po kami muli sa ating mga nakasama sa ating remote, sa ating pong Sambuhay Interactive. Father Domin, at tayo po yung manalangin. Oh, nice ko rin itaas sa panalangin yung aking tatay na nasa ospital ho ngayon, no? Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli na binigyan mo kami ng kalakasan, ng aming pangangatawan at gayon din ng panahong ito upang bigyan ng halaga ang iyong salita
lalo-lalo na para sa aming mga kabataan. Patuloy mo pong pagpalain ang amin pong pagiging bukas sa iyong iba't ibang mga grasya, lalo-lalo na po ang aming mga kapatid na mga may sakit na ngayon po ay nakasubaybay sa amin. Pagalingin mo sila sa pamagitan ng iyong salita. At ito po'y aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kasambuhay, kapanalig, ito po si Father Paul Marquez. Si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel. For the gospel, sumayin niyo po ang katotohanan. Inihando ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846, ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Ito ang